good morning. Ayan, alas 9 na po ng umaga. So mag alas 10 na po, guys. Parang 9:39 na po. Ayun. Yun na nga, 9:39 na nga. So guys, haggard na ang tendera, no? Kasi umiikot-ikot na ng kaaga-aga. Ayun. Pero guys, ito na naman, nakakaasar. Ayan. Kasi nga guys, tatlong linggo na po akong hindi napupuntahan ni Zest. Oh, ayaw naman pala guys. Ay talaga naman palang napunta sila. Ang problema, ako naman ang wala. Aha. So ngayon guys, sinadya ko nga pong maagang pumunta sa wholesale groceries. At nang sa ganon ay siguradong pagdating ni Zest, oh, ay nandirito lang ako. Pero bakit na naman? Ang sabi ng mga kapitbahay ko, tawag daw ng tawag sa akin si Zest. Oh, ayun. Eh, ang sabi ko, ano ba yan? Sa Lisay na naman kami. Ayan. So, tatlong linggo na nga po akong walang stock ng Zest. Oh, ang natirang stocks ko na lang dito ay choco, chocolate. Ayun na lang. So, nung nakaraang linggo, namili ako sa wholesale groceries, ay nakuha na naman ako ng pailang-ilang box doon. Gawa nga po, nang wala akong deliveries. Kasi naman guys, lagi kaming salis eh. So ito na naman kasi tuwing Martes nga po guys, nandirito sila. Ang problema, kung hindi sila makapunta, ako naman yung wala. Oh. Ano ba yan na yun? So wala na namang stock si Jopay sa Sesto. So siguro sa sumunod na araw, pupunta na naman tayo ng grocery nito. So kanina nga lang kumuha ko ng isang box na mango. Kasi nga, lang wala na talaga eh. Ayun, darating ang Sesto ngayon. Ay sus ko marimar. Kaya nga inagang ko pumunta sa grocery kasi sabi ko after lunch nandirito na yun sila. Pero ang nangyari, andito na sila ng kaaga-aga. Ano ba kasi says, oh, dapat kasi may exact na oras kayong darating. Ano ba naman yan, Jopay? Ikaw na lang ba ang iintindihin nila? Ay, nakaganayin talaga. Ulan-ulan guys, ayan, naambun-ambun na naman si Jopay. So kailangan na lang natin guys na uminom ng pagkadami-daming tubig para hindi tayo tatablan ng trangkaso. Ayan, no? So maaga palang haggard na. Ayan. So medyo gutom-gutom na rin ako. Kaya yon, bumili ako ng pagkain ng pusa namin. So bumili na rin ako ng ulam. Lutong ulam guys, kasi may sinaing naman ha. Ayan, so ulam na lang ang kulang. Ayan, laing, ayan, with sabaw. Kasi yung mga anak ko guys, mamaya pa po yun gigising mga alas 11, ano? So, bahala na kung anong uulamin nila. Kasi, hindi naman sila nakain itong laing eh. And then, ayan, dahil namimiss kong kumain ng gardenia, i-share ko na rin sa inyo. Oh, ayan, ito talaga yung paborito ko, butterscotch. Oh, diba? At saka sa mga bata, aha, kasi gusto nila lagi yung may chocolate. Kaya, ayan sa kanila. So, wala lang. Trip ko lang bumili ng gardenia. Pero araw-araw naman kami nagtitinapay. Kasi dun sa groceries guys, madalang po magkakaroon ng gardenia na may flavor. Kaya eto, nakita ko. Hinakot ko na halos yung flavor eh. Tatatlong flavor lang naman meron doon yung with chips, chocolate chips, at saka yon black forest, and then butterscotch. So, hindi na ako kumuha nung chocolates kasi eto na black forest eh. Ayun na nga. So, guys, ang totoo niya, nang i-vlog ko lang naman ngayon talaga ay yung about sa tig 25. Aha! Kasi natutuwa ako ng husto dito sa aking kaibigan kong customers. Ayan, shout out sa'yo, Elaine! Kasi nanonood din po yan sa vlogs ko. Ayan. Elaine ha, namimihasa ka na. Araw-araw mo na ako dinalha ng tig 25. Ayan. Nare-remind ko tuloy guys yung nagbayad ako ng puro tig 25 sa pure gold na 280 pesos. Alam nyo, nakasimangot talaga yung binabayaran ko. Ayan. Kaya ang ginawa ko guys kanina, di ba pumunta ako sa wholesale groceries. At share ko din po sa inyo mamaya pagdating ng ating mga stocks. I-unbox natin kung ano-anong meron doon. Kasi yun guys ay more on mga pangsabit yung mga pinamili ko. Mga biscuits, chicheria, ayun. Ayun ang marami doon. At may mga promo-promo na naman guys. Alam nyo naman na talaga ang gustong-gusto ni Jopay. Yung mga promo-promo na yan. Pero since bago lang, kaya pa isa-isa lang muna. Aha, kapag mapansin ng customers, doon ako umaarangkada sa paghahakot. Aha, kapag mabenta, napansin ko, aba, mabenta ito ah.
hahakutin ko to ng hahakutin sa groceries. Ganyan ang sistema ko, mga kasare. Oo. Diba? So, yun na nga. About sa 25 na. So, ang ginawa ko, kanina pumunta akong wholesale, nagdala ako ng samantalang natigil ang ating yaw-yawan dahil dumating yung akin deliveries. Ayun. So, nagdala ako, guys, ng 25 centavos na halagang 150 pesos sa wholesale groceries kanina. Ayun. So, yung 100 pesos, guys, ay yung mga lumang tig 25. And then, yung 50 pesos naman ay yung mga bagong tig 25. Yung parang kulay silver. Ayun. So, dinalhan ko kanina. Sabi ko, natanggap naman tayo ng tig 25, di ba? Hindi nakaimit yung kahera. Eh di kung ayaw naman tanggapin, edi huwag. Dalhin ko doon sa mall. Ayan. O kaya sa Pure Gold na lang. And then guys, may deliver pala ako sa grocery. Yung iba, ibabayad ko din doon. Hati-hatiin natin para hindi naman makasimangot yung pagbibigyan natin. Yung sa Pure Gold natin, naalala ko talaga, simangot talaga siya. Nakasabayan pa niyang dumating yung sa Globe. Ayun, tawa ng tawa si Globe. Sabi, nakapuna pati si Kuya Globe. Sabi niya ganun, ate, nakasimangot si Pure Gold. Dahil dun sa tig 25. Buang. Dito sa amin, and sa lugar namin dito, ako na lang po yung tumatanggap ng tig 25 centavos. Kaya ngayon mga 25 centavos dito, parang pinagsasayang na lang nila. Lalong-lalo na sa mga kabataan, nako. Pinaglalaruan, pinagkakalat, ayun, kasi hindi nila alam yung tig 25. Hindi nila alam na kung gaano kahalaga ang 25 centavos. Aha, diba? So, kaninang umaga nga lang guys, naglalakad ako papuntang wholesale, nakapulot ako ng piso at saka 25. Magkasunod-sunod pa, hindi ko alam, baka nalaglag lang yun. And then, bumili akong tinapay kahapon, nakapulot din ako ng tatlong pirasong 25 centavos. O diba, sabi ko nga sa inyo, ipakalat-kalat na lang ang 25 centavos ngayon eh. Kasi hindi na pinapahalagahan. Pero ang hindi nila alam ay talagang napakahalaga ang 25 centavos. Kasi ika nga, ang kabuuang pera kapag walang 25, hindi mabubuo yan. Kumbaga, kunyari, ang piso, di ba? Bago magiging piso, dadaan ka muna sa 25, 50, 75. Piso, 4 at 25, magiging piso, di ba? Yung parang ganun, no? Sinayang na lang talaga nila ngayon yung tig 25. Kaya ako, tuwang-tuwa ako kapag nakapulot. Sabi ko nga sa inyo, ang dami ko nang naipon sa papulot-pulot lang. So ito, panoorin nyo po ang video kong ito. Please keep on watching! So ayan guys, i-flex ko lang po yung tig 25 cents na binayad ng aking mahal na customers. Shout out sa iyo, Ellen. Alam niyo guys, mula nung nagtanong siya sa akin na tumatanggap ba daw ako ng 25, araw-araw na ako binabayaran ng 25. Napakabait na bata talagang ere. Ayan guys, oh. Ayan. So tinatakan ko na po guys kung magkano ang halaga niyan. Pero i-double check ko pa rin yan. Ayan, 220 po yan. So, punong-puno ito guys, no? Ayan, oh, ang dami, diba? And then ito, 66 pesos. Ayan, and then ito, 100. Kaganda pa ng mga lagayan na, no? Ayan. Tapos ito, 100 pesos. And then ito, ito yata yung binayad niya ng isang araw. Oh, 66 pesos ata. Hindi ko na natatakan, guys. Dibali, bilangin ko naman ulit yan, eh. And then ito, ayan, hindi rin natatakan, nakalimutan ko magkano yan. Ito guys, tig 5 pesos ha, sa akin na yan, ako na ang nagbibilang yan. And then ito, may pahabol pang nakahiwalay. Ayan, and then ito, 100 pesos. So ngayon, mag-grocery ako dito sa wholesale na malapit sa amin. Dadalhin ko to, para mabawas-bawasan ito guys. Kasi, maalala ko yung nag-deliver yung Pure Gold sa akin na nagbayad ako ng 280 pesos ba yun? Na puro tig 25 cents. Naghiwa-hiwalayin ko po siya, guys. Ibayad ko kung saan sa ang mga deliver. Okay? And then, ito naman, guys. Ito po yung ipunan ko ng tig 25 cents. Ayan. So, mayroon po itong, ayan, oh, may pampaswerte pa dyan. Ayan. Mayroon po itong, ano, halo-halo, may dollars na coins. Ayan. Mga pinulot ko lang po yung iba. And then yung iba naman,
mga pinambayad din. Ayan, so ito po yun. Ayan, nakahiwalay po yung iba guys. So, ayan, kasi itong mga pera ito. Ito po yung luma guys na nakita ko din sa YouTube na may mga halaga daw po siya. Yung ano, 1974. Ayan, meron ako dito. Ayan, halo-halo po yan. Yung iba niyan, pinulot ko lang kapag nagwawalis ako sa umaga. Ayan. Kung minsan naman kapag naglalakad ako, eto, eto guys, oh, ayan. Tingnan niyo po yung perang ito. Ayan, oh. Ayan, 1915. Pero United States siya. Malay natin, tunay na silver to, diba? And then ito guys, ito binayad po ito sa akin sinama sa mga tigpipiso, eh, diba? 1972. Ayan, 50 cents po siya. Diba po, mga ganito ngayon ay may mga halaga na. Marcelo del Pilar. Kaya, tinabi ko lang po yan. Marami ito, nakahiwa-hiwalay yung kakaibang pera. Ito nga po yung lagayan ko. Nagkasama-sama na naman. Pinakailaman kasi ni Bunso. Ayan, ito pa guys, oh. Ayan. Ayan, diba? Sa atin din to. Lumang pera din. Anong ano ito? 25 centavos din pala to ng 25 cents po siya ng 1966 dito sa atin. Ayan, diba? Diba? Ganito yung mga ano, na may mga halaga. Ganyan ang logo. Ayan, pinagtatabi ko lang po. Malay natin, mabibili ng 1 million yan. Ito pa po guys, oh, ayan, ayan, ayan. Ayan. 1 centimos po 'yan. Hindi na po hindi ko na po naabutan 'yan nung unang panahon pa. Ito, ito, itong maliit. Ayan, labo, no. Ayan, malinaw. Ayan. 1974 po 'yung pinakamaliit. 1 centimos siya, guys. May 1 centimos pala noon, no. 1974 siya, oh, 'di ba? Kapag may halaga na yung mga yan, pag nagkakataon, edi milyonarya si Jopay. Diba? Kasi yung mga lumang pera may halaga na. And madami po yan, halo-halo. Mga pinulot ko lang po yung iba dyan. Yung iba naman, sinadyang ibinabayad. Ayan. Yung mga kakaibang pera, guys, pinagtatabi ko po. Kasi malay natin, may mga halaga, diba? Kaya kayo din po ba dyan? May mga kakaibang pera? Itabi nyo rin yan. Kasi, ayan na. Ito, naabutan ko to guys. Ewan ko kung ilang taon ako nun. Ano pa ako nun? Mahilig pa ako magtaksi. Ayan. Tinataksi namin yung mga ganito. Kasama yung malaking piso na kalabaw. Yun, ayan. Grade 1 ata ako nun. Or grade 3. Mga ganun. Tinataksi pa namin to. Yan, abutan ko yan. Tsaka yung 25 na butterfly. Ito, oh, ito, diba? 10 centimos na isda. Ayan. Meron pa yung giring-giring kung tawagin. Ito pa guys, oh, ayan, oh. Coins ng Singapore. Diba ang ganda? No? Ayan, no? Oh. Baka malay natin, tunay na silver ito, kasi napakakinang niya. Kaya tinatabi ko lang yung mga yan. Marami pong kakaiba nito. Ito nga po yung nagsilbing lagayan ko, eh, humihiwalay na. Yan, ito o, oh, anong pera ito. Pera ng abroad to eh, diba? Tsaka mahilig ako guys magpulot-pulot sa daanan talaga kapag ako naglalakad. Nakatungo lang ako niyan. Kapag may nakikita ako, pinupulot ko yan. Yung mga sobrang luma dito na may kalawang, ayan, katulad nito, mga pulot ko lang po yan. O, diba? Ang dami. Ayan. Ito po yung sinasabi kong giring-giring. Ayan. O, diba? 25 cents po yan. 1977.